engineer, medyo ang iba siguro kakabahan marinig ano yung recycled water gagawing potable water. Pakikwento naman po sa amin itong new water project na ito ng Maynilad. At bakit po ninyo naisipang gawin ang ganitong klaseng proyekto? Yung new water po natin, ito yung newest innovation ni Maynilad to address the current water supply challenges na naranasan natin ngayon. Ito po yung new water, ito yung nabanggit ko kanina, it's more of recycling. Ito yung mga tubig na ginamit na natin, na used water sa ating mga bahay. Ito yung pinandigo, pinanlash sa inodoro, at dadaan ito sa multi-stage processes para maging safe at potable ulit. Mm-hmm. So, ito pong water recycling na ginagawa namin, tama po kayo, potable na po ito, yung mga product nito. Kasi nga nakikita natin na ito yung sustainable solution natin kasi nga patuloy pa rin lumalaki yung demand, especially dito sa water sa Metro Manila, at yung impact ng climate change sa ating mga existing sources like yung Angat Dam and Laguna Lake. Engineer, ito nga, pakipasyal mo nga kami, ano ba ang itsura nitong itinatayong treatment facility na ito ng Maynilad at ano po ang ginagawa dito sa facility na ito? Second follow-up ko na para dire-diretso na yung kwento niyo sa amin. Ligtas ba talaga inumin yung new water na tinatawag na ito at paano naman ninyo ito matitiyak sa amin? Sige po. Ikwento ko na yung buong proseso. Yes, please. Para mas madali natin ma-visualize. Yung tubig na galing mismo sa ating mga gripo, yung mga pinagkagitan natin, ay kinuha po namin yan or kinakatch po namin yan gamit yung mga sewer lines na ipapunta sa aming mga sewage treatment plants, yung mga STP. So, kapag nasa STP na po, tinitreat po namin ito, dumadaan po ito sa tatlong stages. Mm-hmm. We have primary, secondary, at disinfection. Then, para pumasa na yung treated used water po yung term namin dun sa effluent. Okay. Yung treated used water, pumapasa po ito sa ating general standard for effluent na sinet po ng DNR natin. Okay. So normally po, ito pong mga treated used water, tinatapon lang natin to sa mga katabing ilog or creek. Okay. Pero dahil nakita nga natin po yung potential nito na mas okay pa nga to gamitin compared sa ibang mga sources ng mga ilog at tubig dagat. So, okay. Dadan po ito sa mga sa different processes pa para maging potable. So meron po kami dyan pressurized media filtration, kung saan tinatanggal natin yung mga suspended solids, then dadaan po sa ultrafiltration kung saan po yung mga bacteria at mga viruses talaga may eliminate natin yan. Mm-hmm. And then dadaan sa reverse osmosis stage kung saan yung mga total dissolved solids ay talagang nilimit natin, tinatanggal. Okay. Mm-hmm. And then yung last stage po natin is chlorination. Para dun sa disinfection po natin. Mm-hmm. And yung product water po natin, which is the new water, yes, ay sinisigurado po namin na pumapasa ito sa ating Philippine National Standards for Drinking Water ng 2017, na isa sa mga strictong water quality standards sa buong mundo. Wow. So compliant po tayo dito. Okay. So yung new water natin, bago natin ibalik or i-distribute sa ating mga customers, i-mix po namin ito sa lamesa treatment plant. Okay. Ay, treated lamesa. Mm-hmm. Bago po natin sa ibalik ulit sa ating mga gripo ng ating mga customers. Okay. Ano po siya kasi?